Kumusta kaibigan? Ang kwentong ating itatampok ngayon ay ang movie na Sniper, Assassin's End. Ito ay tungkol sa isang ex-US military na sinet up upang maituro sa kanya ang pagpatay sa isang foreign dignitary. At matapos siyang masisi sa pagpatay, ay siya naman ang susunod na itutumba na isang Yakuza assassin. Magawa kaya niyang linisin ang kanyang pangalan at makaligtas kaya siya sa assassin na ito? Siguradong magugustuhan mo ang videong ito, kaibigan. Halina't ating panoorin. Ngunit bago natin ito simulan, ay maaari ba akong makahingi ng pabor? Pakilike naman ang videong ito at pasubscribe na rin sa aking channel. I-click mo na rin ang notification bell. Muli, maraming salamat, kaibigan. Nagsimula ang pelikula sa pagpapakita sa isang sexing babae na si Yuki Mifune, isang assassin na sinanay ng mga Yakuza. Naglakad siya papunta sa kanyang sniper rifle at makikita naman na nasa balita si Bruno Diaz. Si Diaz ay may malaking papel para matanggal ang pagpapatigil sa kalakalan ng dalawang bansa na Costa Verde at Amerika. Makikita na handa nang magsalita si Diaz sa harap ng media. Ngunit bago pa man ito makapagsimulang mag-speech ay binaril na siya ng babaeng assassin at boom kunana, headshot ang target at mabilis naman din itong tumakas. Ngunit bago iyon ay nag-iwan siya ng isang hibla ng buhok. Sa ibang eksena naman, ipinapakita si Agent John Franklin na may kachokaran sa telepono. Ito ay ang kalihim ng estado. Nang biglang si Agent Juliet Clover naman ay pumasok upang ipaalam sa kanya na mayroon na silang suspect sa pagpatay kay Diaz. Ang kanilang suspect ay ang poging si Sergeant Brandon Becket na may record na naglabas-pasok sa lugar ng Costa Verde sa loob ng ilang oras bago ang pagpatay. Sa ibang eksena, ipinapakita na naglalaro ng Mobile Legend Pangpang si Becket. Wala siyang kaalam-alam na suspect na pala siya sa isang assassination at malapit na siyang arestuhin. Tila may naririnig siyang helicopter na umaaligid at pagkatapos ay sa halip na kumatok ang mga sundalo ay pinasabog nila ang pinto ng kanyang bahay. Mga lapastangan to mga to at pumasok ang mga armadong lalaki. Katapos ay dinala siya sa kanilang safe house. Samantala, makikita na naroon din pala si Mifune ng mga oras na yon. Balak sana niyang patayin si Becket at palabasin na nagpakamatay ito. Ngunit naunahan siya ng mga otoridad. Iyon ang una niyang plano. Habang siya ay nasa kustodiya ng CIA, ininterrogate ni Franklin si Becket tungkol sa assassination. Ngunit itinanggi nito ang mga bintang. Sinabi ni Franklin na nasa kanila ang mga record ng flights, hibla ng kanyang buhok at ang motibo upang isagawa ang pagpatay. Tila sigurado na si Franklin na siya ang may gawa nito. Pinagdududahan din ni Franklin na maaaring kasama ang ama ni Becket na si Thomas Becket sa nangyaring krimen. Ngunit pinabulaanan naman ni Becket na sila ang nasa likod ng assassination. Ang interogasyon ay itinigil nang si Agent Zeke Rosenberg ay pumasok at nais kausapin si Becket. Sinigurado sa kanya nang may balbas na lalaki na ibabatay niya ang kanyang paghatol sa katotohanan, di tulad ni Franklin na nagpapadala sa kanyang emosyon. Winarningan niya si Becket na siya ay dadalhin sa isang black site kung siya ay mapatunayang nagkasala at hindi ito magiging maganda para sa kanya. At ipinilit pa rin ni Becket na siya ay inosente. Sa pagbalik ni Franklin, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na ilipat na si Becket. Samantala, isang grupo ng Russian assassin ang kinontrata para i-ambush ang sinasakyan ni Becket. Sa telepono lamang sila nag-uusap. Naghingi ng paunang bayad ang mga Ruso. Nang tapos na ang kasunduan, inihanda niya na ang kanyang mga tauhan. Sa ibang eksena, pumunta si Rosenberg kay Clover at pinag-usapan nila ang ebidensyang kanyang natuklasan. Sinabi sa kanya ni Rosenberg na hindi si Sergeant Becket ang bumaril kay Diaz. Pinapanood sa kanya ni Clover ang video ng pagpatay at ipinaliwanag kung paano nila natukoy ang lokasyon ng shooter. Ang pagbaril ay ginawa mula sa higit sa 1 milya ang layo. Siya ay kumbinsido na ang taong makakagawa ng ganitong kaimposibleng pagbaril ay si Sergeant Becket at siya lamang ang bukod-tangi na may kakayahan na gumawa nito. Sumang-ayon naman si Rosenberg sa kanya. Pagkatapos ay dinuro niya ang isang tao sa screen na tila hindi nabibilang doon dahil mga politiko lamang ang dapat na naroon. Siya si Donald South, ang CEO ng Novazil Pharmaceutical Company. Bumalik ang eksena sa grupo ng mga Russian assassin na nakabuntot sa sinasakyan ni Sergeant Becket. Alam ni Becket na may sumusunod sa kanila.
at sinabi niya ito sa mga pulis. Ngunit hindi sila nakinig sa kanya. Mga tulonggis talaga itong mga pulis na to. Ilang sandali pa, may humarang na truck sa kanilang dinaraanan. Habang ang nakabuntot sa kanila ay binangga naman sila. At ang mga Ruso ay nagsimulang nagpaputok sa sinasakyan ni Becket. Parehong nabaril ang pulis at namatay ang mga ito. Nakuha naman ni Becket ang susi ng kanyang posas at nagawang makatakas. Habang isinasagawa ang pananambang ay makikita rin si Mifune na nasa malayo at pinagmamastahan ang mga pangyayari. Katapos ay kinuha niya ang dalawang handgun ng pulis at hinintay na makalapit ang dalawang Russian. Binaril niya ang mga ito at napatay niya ang isa at na-injured naman ang isa pa. Ngunit ang tatakas na sana si Becket ay binaril naman siya ni Mifune at nagmintis naman ito at nakagawa ng paraan si Becket para tuluyang makatakas. Maya-maya pa ay pinuntirian naman ni Mifune ang Russia na nakaligtas at tuluyan itong pinatay. Sa California, sinundan ni Rosenberg si Donald South at mukhang may kadate itong magandang chicks. Lumapit si Rosenberg sa kanilang mesa at humingi ng konting oras para makipag-usap. Umalis ang kanyang kadate at tumupo si Rosenberg. Ipinaliwanag niya na gusto lamang niyang malaman kung ano ang kanyang ginagawa sa stage ng mangyari ang pagbaril. Ipinaliwanag ni South na siya ay naging tagapagtaguyod para sa pagtanggal ng embargo. Idinagdag pa niya na ang kanyang pharmaceutical company ay nasa bingit na maabsorb ng Picos industry. Iminungkahi niya na sundan ni Rosenberg ang gumagalaw na pera sa likod nito dahil maaaring sila ang nasa likod ng pagpatay upang pigilan ang pag-alis ng embargo. Samantala, ipinaalam ni Peterson kay Franklin na ang sinasakyan ni Becket ay tinambangan ng mga Ruso. Idinagdag din niya na ang isa sa kanilang mga tauhan ay pinatay ng isang sniper. Naniniwala si Franklin na nakipagsabwatan si Becket sa mga Ruso at maaaring ang ama ni Becket ang sumubok na magligtas sa kanya. Inutusan niya ang kanyang team na hanapin ang dalawa dahil ang sasakyan ni Becket ay natagpuan na walang laman sa di kalayuan. Tinangka naman ni Becket na magnakaw ng kotse, ngunit nahuli siya ng dalawang pulis. Habang siya ay inaaresto, ay madali niya namang nadisarmahan ang mga pulis. At para naman makatakas, ay kinarnap niya ang isang sasakyan at sinabi sa driver na hindi niya ito sasaktan at mag-drive na lamang papalayo. Sa California, sinabi ni Rosenberg kay Clover na maaaring may spy mula sa kanilang departamento dahil sa nangyaring pag-ambush. Kumbinsido siya na siya lang ang pag-asa ni Becket, lalo na ngayon na pinaniniwalaan ni Franklin na si Becket ang may kasalanan. At tinanong niya ang babae kung may nakuha siyang impormasyon tungkol sa Ficus. Sinabi ni Clover kay Rosenberg na sinubukan ng isang accountant sa Ficus Industries na ma-access ang isang restricted na lugar. Ngunit ito ay nag-alarm at dumating ang mga pulis kaya hindi siya tuluyang nakapasok. Tinanong ni Rosenberg ang pangalan ng accountant at hinanap niya ito sa Vancouver. Josh Strayhorn ang pangalan ng accountant. Sa pagdating naman ni Rosenberg sa Vancouver, siya ay sinalubong ni Drake Phoenix, ang head security ng Ficus. Sinabi nito kay Rosenberg na may sakit si Strayhorn at ang insidente tungkol sa alarm ay hindi malaking bagay dahil ito ay isang aksidente lamang dahil ang mga oras na yon ay lasing si Strayhorn at napunta sa maling palapag. Samantala, iniwan ni Becket ang kotse sa isang parking lot at sumakay sa likod ng isang cargo truck. Pagkatapos ay natagpuan niya ang kanyang ama sa isang isolated na lugar at ipinaalam sa kanya na naset up siya. Sa ibang eksena, sinabi ni Rosenberg kay Clover na imbestigahan kung ano ang mahanap niya tungkol kay Phoenix, ngunit wala itong record sa kanyang file. Inagtagal, nalaman ni Franklin na nakikipag-usap pala si Clover kay Rosenberg tungkol sa Ficus. Inutusan niyang itigil ito. Gusto niyang mag-focus siya sa paghahanap kay Becket. Sa sandaling umalis si Franklin, ipinadala ni Clover ang pangalan ng Russian na nakaligtas pati na rin ang lokasyon ng ospital kung saan siya na-admit. Maya-maya pa, pumunta na si Rosenberg sa ospital at hinarang siya ng isang security guard. Ipinakita niya ang kanyang badge at pinapasok ito. Sinabi sa kanya ng doktor na ang Ruso ay ilang oras pa lamang nang ilabas mula sa operasyon. Ngunit sinabi ni Rosenberg na gisingin ang pasyente dahil siya ay suspect sa isang pagpatay. Nang magising ang Ruso, sinimulan ni Rosenberg ang interogasyon. Gusto niyang malaman kung sino ang nag-hire sa kanya. Dahil tumanggi siyang makipagtulungan, idiniin ni Rosenberg ang kanyang baril sa sariwang sugat ng Ruso. Ang Ruso ay sumigaw sa sakit at ipinaliwanag nito na ang taong tumawag sa kanya ay gumagamit ng isang voice changer.
At parang may helicopter din sa likod nito. Naisip ni Rosenberg na kailangan niyang mag-imbestiga pa ng mas malalim. Samantala, si Franklin at ang kanyang team ay nangalap ng ebidensya mula sa bahay ni Becket at sumama din sa kanila si Rosenberg. Nakahanap si Peterson ng birthday card na iniwan ng kanyang ama na may address. Umalis sila at tinunto ng lokasyon habang si Rosenberg ay naiwan. Kumuha siya ng larawan at ipinadala ito kay Clover. Pagkatapos ay kinumpirma na isa sa kanila ay si Drake Phoenix na ang pangalan ay Clark McConnell. Siya ay pinaghahanap dahil sa krimen sa digmaan, ngunit siya ay namatay 5 taon na ang nakalilipas. Samantala, sinunda ni Rosenberg si Strayhorn at tinutukan ng baril ang kanyang ulo nang tumanggi siyang sabihin sa kanya kung nasaan si Phoenix. Inamin ni Strayhorn na nagbanta si Phoenix na papatayin ang kanyang pamilya kapag tumanggi siyang makipagtulungan. Idinagdag pa niya na kung ang kasuntuan na hindi malalagdaan, ang stock ng Nova sila ay babagsak at doon ay kikita sila. Inamin din niya na nagse-set up siya ng offshore account nang tumunog ang alarm. Si Phoenix ang nagpilit sa kanya na gawin iyon. Sa ibang eksena, napansin ni Becket at ang kanyang ama na may paparating ng mga armadong lalaki. Binigyan siya ng ama ng rifle at pinadaan sa isang lagusan. Habang papalapit ang mga lalaki sa lokasyon, nakatanggap si Franklin ng tawag mula kay Rosenberg at kinumbinsi siya na mayroon na siyang sapat na ebidensya para patunayan na inosente si Becket. Pinaliwanag niya na umamin na si Strayhorn. Agad na inutusan ni Franklin ang kanyang mga tauhan na umatras. Kasunod naman nito ang malalakas na putok ng baril at ang mga tauhan ni Franklin ay pinatay ng paisa-isa. Si Becket na nakarating na sa kabilang panig ay nakarinig ng mga putok ng baril at bumalik sa bahay ng kanyang ama. Pumasok ang kanyang ama at kumuha naman ng baril. Sa puntong ito, hinahanap ni Becket at ng kanyang ama ang asasin at hindi nila alam na nakikita sila nito. Hindi nito kinalabit ang gatilyo. Sa halip, gumawa siya ng distraction para tumakas. Desidido si Becket at ang kanyang ama na hulihin siyang buhay dahil siya lang ang makatutulong na malinis ni Becket ang kanyang pangalan. Hinabol siya ng mag-ama. Nang babarilin na niya si Becket, pinutukan ng ama ang kanyang baril at si Becket ay nagmamadaling atakihin siya. Laking gulat niya na babae pala ito dahil inakala ni Becket at ng kanyang ama na lalaki ang kanilang kalaban. Sina Becket at Mifune ay naglaban. Ginamitan ni Becket ng iba't ibang uri ng pag-atake, ngunit isa rin siyang dalubhasa sa mano-manong labanan. Hindi siya kayang pigilan ni Becket. Sa isang punto, nahuli niya si Becket at pinabagsak siya sa lupa. Wala siyang magawa dahil si Becket ay nakatali. Kinuha niya ang isang handgun upang tapusin siya, ngunit ang kanyang ama ay nakalusot sa likod nito at tinutok sa kanya ang isang rifle. Wala siyang nagawa kung hindi sumuko. Samantala, sa Vancouver, pumunta si Rosenberg sa bahay ni Phoenix. Pinasok niya ito at natuklasan ang ilang patunay na ebidensya, kabilang ang ilang tiket sa isang isla. Nagawa niyang kumbinsin ang isang boat operator na dalhin siya sa isang isla na may helipad. Dahil nang tanungin niya ang sugatang Ruso, ay binanggit nito ang tunog ng helicopter. Nakatanggap si Franklin ng tawag mula kay Becket. Sinabi sa kanya ni Becket na kasama niya ang sospek at handa siyang makipagtulungan. Pinayuhan siya ni Franklin na huwag umalis sa kanyang kinaroroonan at ang kanyang pangalawang team ay nasa ruta na. Nalaman ni Clover kung sino si Mifune at ang kanyang background. Kailangan lang nila makahanap ng koneksyon sa pagitan nila ni Diaz. Kinumpirma ni Franklin kay Becket na mayroon silang katibayan upang suportahan na si Mifune ay naglabas-masok sa Costa Verde noong araw ng pag-atake. Ibinahagi din ni Clover na ang pag-frame up sa isang Amerikano para sa pagpatay kay Diaz ay upang matiyak na ang kasuntuan sa kalakalan ay hindi matutuloy. Kung mangyari iyon, ang stock ng Nova sila ay babagsak at makakagawa si Phoenix ng tonetoneladang pera sa tulong ni Strayhorn. Si Mifune ay dadalhin na sana sa isang maximum security prison, ngunit iminungkahi ni Becket na dahil siya ang naatasang pumatay sa kanya, ay hayaan nilang maniwala si Phoenix na nahuli siya nito. Idinagdag pa ni Becket na ang pag-frame up sa kanya ni Phoenix ay isang paraan para makapaghiganti siya. Dahil inireport siya ni Becket sa kanilang superior na masaksihan niya ang pagpatay ni Phoenix sa isang inosenteng babae. Tinawagan ni Mifune si Phoenix at sinabi sa kanya na nahuli niya si Becket. Ipinadala sa kanya ni Phoenix ang address kung saan iyahatid si Becket. Pinlano ni Franklin ang pag-atake habang nagbuluntaryo ang ama ni Becket na siya ang gawing sniper. Sa ibang eksena, nagawa ni Rosenberg na pumasok sa isang tirahan sa isang isla.
Kumuha siya ng family picture at nagulat nang makita si Donald South kasama ang kanyang pamilya. Pagkatapos ay inatake at pinabagsak siya ni Phoenix at naganap ang isang matinding labanan. Nang matalo siya nito, itinali niya si Rosenberg sa isang upuan at lumabas si South. Ipinaliwanag nito kung bakit siya ang nasa likod ng plano. Inamin din niya na ang pag-frame up kay Becket ay ideya ni Phoenix. Samantala, dumating naman si Mifune kasama si Becket. Habang ang natitirang bahagi ng team ay kasama ng kanyang ama at nasa posisyon na kung sakaling matuloy ang plano. At sa wakas, nagkaharap sina Becket at Phoenix. Sinabi ni Phoenix na pumasok sila sa loob. Nang nasa loob na sila, binaril ni Phoenix si Mifune. Pagkatapos ay tinanggal ni Becket ang kanyang mga posas at nakipaglaban kay Phoenix. Nakuha ni Phoenix si Becket at ginawang hostage. Humingi siya ng chopper at 10 milyong dolyar o papatayin niya si Becket. Binigyan ng go signal ang ama ni Becket para pumaril, ngunit nag-aalangan siya dahil siya ay pinagmumultuhan pa rin ng isang malaking pagkakamali na nagawa niya sa kanyang nakaraan. Nang tumaas ang tensyon, tiniyak ni Becket sa kanyang ama na pinagkakatiwalaan niya ito. Alam niyang tinitingnan siya ng kanyang ama mula sa kanyang rifle scope. Nagbigay ito sa kanya ng lakas ng loob para bumaril. Boom, kunana! Patay si Phoenix. Sinubukan naman ni South na tumakas ngunit nahuli siya ni Mifune at ni-knockout niya ito. Natapos ang pelikula sa paglapit ni Becket sa kanyang ama. Inamin ng kanyang ama na iyon ang pinaka-challenging shot na kailangan niyang gawin. Magkayakap silang nagkasundo na uminom ng malamig na beer. Salamat sa panonood, kaibigan. Kung hindi naman abala sa iyo, ay paki-like naman ang video na ito at mag-subscribe ka na rin sa aking channel. Muli, maraming salamat at God bless.